Inilabas na po ng Department of Agrarian Reform ang preliminary list ng mga magsasakang mabibigyan ng lupa ng Hacienda Luisita. Target daw ng DAR na may pamahagi ng lupa bago pa magmayo sa susunod na taon. May ulat on the spot si Sherry Ann Torres. Yes, Maris, pasado alas 11 ngayong umaga ay sinimula na ipaskil ng Department of Agrarian Reform ang listahan ng mga farmer beneficiaries ng Hacienda Luisita. Pero agad na nilinaw ni DAR Secretary Virgilio de los Reyes na preliminary list pa lang ang listahan na ito. Ibig sabihin, pwede pang madagdagan o mabawasan ang 5,365 na pangalan na narito. Pwede raw kasing may nadoble mga pangalan dito o kaya ay hindi talaga nagtrabaho sa Hacienda Luisita. May 1,221 din pangalan sa tinatawag na provisional list ng DAR. Ito raw yung mga nagpapakilalang naging trabahador na Hacienda Luisita noong 1989 pero kulang pa sa papeles gaya ng mga payslip o sertifikasyon mula sa social security system o kaya marriage, birth o death certificate. Ang mga wala sa listahan, pwede naman daw maghain ng petition for inclusion, sabi ni De Los Reyes, sa loob ng susunod na 30 araw. Target ng DAR, maipamahagi na ang lupa sa Hacienda Luisita beneficiaries bago pa mag-Mayo 2013. Sa mga makakatanggap ng lupa, paalala ni De Los Reyes, siguruhing bubungkali nila ang lupa sa loob na 5 taon at mga ngakong babayaran ito. Narito ang bahagi ng pahayag ni De Los Reyes. Hindi po transferable ang karapatan na magkaroon ng lupa. Nagkaroon lang ng transferable to pagka ito po ay may namatay. Maris, pwede raw na paupahan yung lupa na tatanggapin ng isang farmer beneficiary kung ito ay nagamit na niya sa loob ng nakalipas na 10 taon matapos na ibigay sa kanya ang lupa. Pwede naman daw itong magresulta sa pagbawi na makukuha niyang lupa sa DAR kung ito ay makikita na lumabag siya sa agreement. Samantala, Maris, idadagdag ko lamang yung may mga question kung bakit may mga pangalan daw na nasa listahan na hindi dapat naroon, pwede rin daw maghain ng petisyon sa DAR. Maris? Maraming salamat, Sherry Ann Torres.